So ngayon, ang kanyang gagawin, siya ay nga umaasa dun sa instruction ng hukom. Ano mga gagawin dito dun sa idol time? Marami tayong pwede gawin sa idol time. Sa PTA, siyempre kailangan ng parents. Pag hindi mo inutusan yung anak mo, sino nagkukwento? Pag hindi mo inutusan yung anak mo, yung mga siblings, yung parents, walang gagawin yan. Sana, naiintindihan niyo siya, sabi ko ah, huwag kayong maniniisip doon sa anak mo na, tamad-tamad dito, hindi mo naman inutusan eh. Lahat naman kumad sa kanya. Ngayon, pag-uusapan niya pa dyan kung offensive yung ginagawa mo. Or depende lang. Simon, marami na sinasulat si Papa. Same to eh. Sabihin, training yun eh. Same lang, both at interior yan. Ngayon, ano yung mga offensive na kailangan mong gawin? Marami yun eh. Na parang tapat mo sa idle time. Tatlong bagay yan na main point natin. Yung sa bahay, yung gawain bahay, yung house chores. Mala ko. Diba? Ha? Wala niyo notes. Sulat niyo pa rin. Tapos yung academic. Malaking bagay yung academic, ha? Huwag niyo minusin yan sa bahay. Alam niyo, hindi matutupin bagay sa bahay. Sa bahay, hindi na naman matutupin sila. Ang nangyari, tinatamad lang yung magulang. Diba, Sister Ann? Tinatamad lang eh. Hindi totoo kung sa school natututo. Kung may matutunan man doon, pagkatapos na wala na. Good. Yes. Siguro kalahating proksyento. Baya yan. Ngayon, dito ka na. Ano pa yung isa? Palitan. Paano may nahanda ng anak mo kung magkaroon yung schedule sa lingkod? Kayo ka palit ka yung tulad ka dito. Ay, nakapang nasisira. Maglalit. Pagpalit siya, pita natin sila. Kayo ka na, Ben. Oh, yeah. Bilisan mo na yan. Kung ikaw ay personal variant na, at wala nagkukumanda magulang sa'yo, at nakalimutan ng magulang mo, meron ka ng desisyon mo, siyempre. Pero, di ba, may magulang ka, katulad dito, dito halos lahat ng magulang natin, malibang kay Remy, ay kakaisa natin dito, sa church. Pero, sa side kay Remy, kung siya wala siyang magkukumand na hukong, yung idol time niya, sa demonyo lang. O ngayon, ilagay mo na dito yung oras. Siguro umaga to. Ilagay mo umaga. So, ganito mo lang yan dali. Pagdating lang sa tangali, tangali mo na siya. Yung academic. Pwede pa dito sa academic sa umaga yun. Pwede mo halu-haluin dun eh. Kasi hindi naman gano'n pa tagal ba magugas ang tingkas. Siguro isang restaurant yung gasoline. Gano'ng katagal yung magunog ng sahig? Gano'ng katagal maglaba? Siguro 3 oras yung paglalaba. Kung madami yung labahin. Ngayon, paano mo handle yung academic and spiritual, lalo na dun sa mga siguro, kasi sa Kampal, sa amin. Paano na ma-handle yun kung wala kaming programa na gagawin doon sa mga makating oras nila. Anong gagawin yan? Walang gagawin. Gagawin lang nila, kwentuhan ng mga sa school, magkwentuhan ng LCM. Madala yung mga kabataan ngayon. Ngayon, yung spiritual, tinanin niyo po. Spiritual, pabasa lang ang gagawin. Tinanin niyo po ah. Pabasa lang yung gagawin. Wala na dito spiritual. Pabasa, gano'ng matagal yung pabasa report? Gano'ng matagal yung, gano'ng malaking prosyento binibigay mo sa Panginoon? Sa buong araw. Alam, 5 minutes, nagbasa ka. Nag-pray pa, 1 minute, katapos ang tapos na.
How about your PDT? How about your CDT? How about your family devotional time? Ngayon, paano mo na-manage ngayon yung pag, ano mo ng spiritual mo? Dapat na i-increase yung mga magulang dito eh. Pag laging tinitake for granted natin, lalo nang bibigat na bibigat, parang mabigat mo. Nawi ka. Okay, adjust. Ito yung mga, ano nyo, guidelines nyo, paano yung gagawin nyo sa idle time? Sorry. Ano ba mga pwede nyo rin? Kung yung anak nyo ay, siguro, sinipitad yung time. Yan, lipat dito yung imong. Gusto nyo siyang i-advance? Pag-academic kayo. Magsulat na. Mag-repeat ba? Ito na lang, academic, repeat bata. Magsulat. Ayun, ano pa dyan? Masaya ba yung repeat bata? Kakainip. Masaya. Wala na pa. Pero sabihin ko sa inyo, matutuwa ko yung anak ko magbasa. Ano na kaya? Lalo na pagsitapay. Hindi totoo nga yung hindi matutuwa ko yung anak ko dyan. Ha? Ako na lang naka-experience. Sa sarili ko, kaya sinasabi ko sa inyo yan. Parunong na ba siya magbasa ng Tagalog or English? Gaano siya mabilis magbasa ng Tagalog? Ano pa? Spelling. Try mo mag-spelling sa kanya. Try mo mag-man. Kaya nga may homeschool lang ngayon eh. Sa payatas pa, sa dito sa may ano, bandang Caloocan, mayroong homeschool dyan. Yun yung required ng mga teacher, ng principal, mag-homeschool lahat. Kasi alam mo kung bakit? Crowd. Hindi kaya ng mga teacher. Buti naman. Binibigay yung curriculum sa magulang, sila yung nag-aaral. Saan? Hindi sa tao eh. Ngayon, kung wala sa ngayon, ito naman dun sa mga young people. Ito naman yan. Alam niyo ba, pwede kayo mag-academic kahit malaki na kayo? Amen. Sino may, sino yung magaling na sa English? Maano to sa papa mo, mababa to. Ito ba, magaling na dito sa English, eh. Sige nga. Sige. Ikaw nga. Udoy. Ito na lang. Maligyan mo muna kay papa. Sige siya. Remy. Pero kayo, yung mga young people, may alanganin pa, di ba? So, kailangan natin yun, eh. Nasa isa lang ko. Yung pag-anting oras mo, tinubod mo doon sa para magkaroon ka ng mayaman para, yung salamin. Matuto ka. Tingnan mo. Kambal. Ang ginagawa namin, pinag okay. Spelling ni Jenex Kambal, kasi hindi pa po mag-English eh. Magsasalita lang ng English. Ang hirap magsalita, hindi na mabasa. Iba yung grado ng mga. Pero grade 5 na yun, saka grade 4. So, nakakalungkot, hindi talaga siya na matuto ka ng mga teacher. Ano ba yan? Ma, ano sunod? Ba? Ngayon, ano pa? Ma. Ito ay academic sign. Ngayon, punta tayo sa spiritual. Baliktad pala. Ma. Susunod yan, Baka mayroon kayong bagay, mayroon kayong susundan. Baka hindi kayo nakakapakay. Wala namang binibigay sa aming gagawin. Sa baba, dito. Sulat mo din. Hindi naman nagiging nag-alaw eh. Wala naman nag-i-record. Alam niyo yung Wednesday, Friday, may nagsabi sa akin na dating na-sharing ko. Alam mo, Brad? Sa baba na siya. Yung bukong na dito na yan, O, didikit mo pa yan? Ang laking tulong sa akin. Kinopya niya! F. Dumami yung membro. F. Sa abon pa yun. Ngayon, sabi ko, bakit? Tinanong niya, pabalik sa akin. Bakit sa inyo? Yung kayo, lagi kayo nandun, Wednesday, Friday, bakit po? Kunti na lang. Membro niyo. Walang nag-evangelize. Walang nag-share sa inyo. Ay. Mapahiya ako eh. Sinta na lang po. Tulungan mo naman kami doon sa church. E. Next time, pag bisita mo doon sa church, tulungan kami. Mag-share ka nung meron na naranasan nyo. Para kami naman ay revive. Bumalikwas yung spirito ng
namin. Mamaya na. Hindi mo makita mamaya na. Hindi na mapansin yung requirements na nangyayari natin. Hindi yan basta-basta. Pag yan, hindi natin na recognize, it can lead to ano, lukewarmness ni Colay Talino. Oo. Yun, no, tingnan mo, binura na nga. Punta na tayo sa spiritual. Pag mayroon kang mga, pag yung anak mo, ito, sasagasahan mo na yun ng lahat. Ayun, tingnan mo. Kung kayo, kaya nyo mag... Letter B. Sulat mo, baba mo dito. Pag hindi mo ginagamit sa door yan. Diba? Malaking B. Ano ibig sabihin? Malaki. Meron tayong booklet. Sa baba nito. Pagsapasa sa diba? Hindi na yan yung... Diba nakikita yung sa blackboard? Hindi na yan yung... Kita mo yung B, diba? Hindi mo lang siya ginagamit ng tama para sa Panginoon. Ngayon, kung meron kayong for spiritual, ano? Meron kayong Facebook, meron kayong okay, bilisan mo. Sa cellphone. Pwede kayong mag-scribe eh. Scribe? Lagay niya dito. Scribe? Meron ka dito, makinig ka ng ano, MP3 ng mga message sa cellphone na. Lagay ko dito sa cellphone. Ko. Cellphone. Pwede ka dito mag-Facebook. Ano pa sa cellphone na tayo? Text app. Kung may load. Ano? Sige, kung anong kaya mo pa pinan dyan. Square. Ano pa ba? Iyan, sulat mo yung nasa loob ng box. Wag mo lang i-box. Ano mo na. Okay, punta na tayo dun sa mga may gadgets. Kung may tablet ka, may computer ka, same lang din. Parehan lang to. Cellphone, laptop, tablet. Bakit hindi natin ipagamit sa Panginoon na dyan? Diba? Yung oras mo, isegregate mo lang yan. Nakunod kang gumawa. Sweet. In your own, magkakaroon tayo management. Huwag mong kakalimutan yan. Kung mayroon kang bagay na ito, mayroon kang anak mo, mayroon kang gawain bahay. Mahalaga ko eh, gawain ba? Yung house yours. Lord, basa dyan, Lord. Kailangan yung anak mo, matutuwa natin. Susunod. Sa baba naman, sa baba. Ano na? Sa bahay. Minsan pwedeng binati na, kung kayo spiritual eh, noon kami noon. Kung na lang kayo spiritual, napabayanin yung... Mag-ugas muna ako ng pinggan bago ako malis. Ano nga? Pero may time, hindi ko nakalimutan ako mag-ugas ng pinggan. Pag umi ko, palo. Ngayon, nagalit yung mga magulang ko. Ano ba yung mother Francis? Hindi na nakakaano yung anak ka sa bahay ah. Kung na lang ganito ah. Ngayon, ito na yung sinishare ni Mother Francis. Mamaya na, pag wala nang harap. Kung sa house source, utusan mo siya. Yan. Siya yung pagawin mo. Na. Hugas, pinggan, laba. Hugas, laba. Maliit ba yun? Ano ba? Walis? Walis siya. Kaya na mamaya. Hindi kaya. Di ba na? Hindi kaya maglaba ng bata na sa dalawang langgala. Ah, ito. Depende yan. Depende yan. Mayroon tong ano eh. Sa tingin niya ba? Bakaan. Siya maglaba. Depende ito eh. Sa tingin ito eh. Ngayon, wali sa kani. Luto. Toto. I'm talking doon sa mga malalaki na. Lalo na doon sa young people. Pag hindi kayo marunong sa gawain bahay, malaki. Problema din yan. Malaki ng R. Kaya ba talaga ito lahat? Hello. Ngayon, how about sa academic school? Ayun na, di ba? Pasokan na naman tayo. Ay. Nakita ko. May R ka nyo. Google ko sa Panginoon. Ay na. Wala. Ay. Parang lalo lang nadoble yung idle time mo. Nawala lahat. Yan. Pero kailangan mag-dawad tayo. Gusto sa mga ito. Kung... Ito ha, ito ba? Mga kapatid. Nakakalimutan na natin gawain. Yung ba nakikita? Huwag mong pasigawin dito ha. Nakikita mo na, tatanong mo pa sa akin.
Meron tayong day service. Meron tayong panggabing gawain ng Sunday. Oo, kasi gawin dito sa ano. So, may service, may handa o tayo, testimony report. Ano susunod? Ano nakakita? Pag-handa rin natin yung anak natin. Ano susunod sa B? A. Pag-handa rin natin. Iyan. Nag-handa pa ba kayong testimony ng anak nyo? Nakikita mo, di ba? Yes. Sino nag-handa ng testimony ng anak? Come on. Yeah. Pag-handa rin siya. Kahit bata yan. Oo. Papasin mo. Yan yung gagamitin yung rat. Oh, sunod na. Baba na. Yan. Simple lang siya. Simple lang. Pag hindi ko magagawa ng magandang report, paluin. Paano yun papaluin? Papaluin mo. Pagal mo. Tandaan mo yung batang yan. Makikita mo. Okay. Offensive yan. Hindi yung... Magbaka ng pabulas na ba? Saka papaluin. Paano? Maliit na ang kanya. Di ba nga hindi siya nagsasalita? Tapos, ano gagawin ko doon? Lalabas ko, papaluin ko siya doon. Hindi naman, hindi ko naman siya napapalo dun kasi sumusunod naman siya sa harapan ko lang siya nagre-report. Oo, pag dito hindi. Pag pinalo ko sabihin ni mama, tuwing umuwi na lang kay galing church, papaluin mo. Sinabi ko, hindi nga nag-report eh. Eh, ba't mo papaluin? Sige, anak. Ito ah, ito noon pag sinasabi ni Father Francis. Sa mga bagay na pang-personal na sarili natin, masinog. Masinog tayo. Hindi tayo umari, ayaw natin malit eh. Kung maari, gagawin natin maganda eh, project natin sa school eh. Asa na? Pero parang dyan sa Panginoon mo kayong pagandaan. Ang sunog dyan, di ba? FB? Meron tayong pinsahin yan eh. Ay, naku, mapapagod. Pagandaan natin ko. Handog, reserving. Hindi ka na nga natin. Hindi ka na kahit yung asawa ano natin. Ano ka baba? Kahit yung kapatiran, paturoan. Pumunta ka sa dal, pumunta ka sa black. Ituro mo nga sa kanya, Simon. Yung sa ilalim ng secret. Yung rag, yung offensive. Yung FB, ituro mo sa kanya. Hindi niya malaman yung kinakopya niya. Paliku-liku na siya eh. Yung offensive rag, magagamit mo dito. Ituro mo nga, Simon. Punta ka doon sa black. Paano magagamit yung offensive rag? Ituro mo sa kanya. Kung nasaan na siya. Hindi niya alam kung saan na siya. Paliki sila, gumawa. Paluin mo sila. Di ba, wakayan mo. Ayan o, di ba, dyan ka na. Paluin mo sila, pa ispatin. Kung ayaw talaga sumunod, sulat mo, isumbong mo na kay Mother S.A.K. Pag tuwing pinalilipas mo yung mali nila na hindi mo sila naparusahan, lumalaki yung espiritu ng kaaway sa laman nila. Ayusin mo. Later on, one day. B yan eh, B. Lalaman nila yan. Letter B malaki. Lahat yun, hindi yung lang nanay. Kayo sa amin. Nanay na. Pag hindi mo siya sinupin, kaya nga may pamalo sa Bible eh. Mayroong kamangmangan sa bata. Sa baba. Pero aalis yung kamangmangan na yun pag may pamalo ka. May talaga. Hindi ko alam yung talaga eh. So, 29:15. Ang kamangmangan sa baba. Foolishness is bound to the heart of the child. 22:15. 22:15. Pakibagin. Pakibagin. Plus natin Bible. Last na to last. Ano verse mo?
yun nga, 2215. Patingin, o, B. Foolishness is found in the heart of the child, but the right of correction shall drive you far from him. Kulang ng tito. Tingin mo ng TV. Far from him. Ilalayo sa kanya. Yung kamangmangal. Oo. Sabi ko dito, Brad. Di mo ba nakikita? Brad. Anong klaseng ka dyan? O, saan yung kaya mong kopya rin dyan? Meron dyan, hindi mamamatay sa pangalaman. Doon na, dito ka na. Ito na lang. Paluhin mo ang bata. 3:30. 3:30. Pamasa ka. Pasuyo nga, mga kapatid. Huwag ba natin ibayin mo natin? 20 na, 20. Bakit pa yung 3:30? Sige, pakibahan sa ulit, sister. 2317 Pwede ba dyan ang pabasa natin? Okay, guys, ha? Hindi makilibasa. Alisa, hindi, Proverbs pala. Proverbs 6. 29. Pag hindi mo kinorek yung bata, problema mo, malaki yan. Pero pag kinorek mo yung bata, he shall give delight to your soul. Hindi 29, after 29. Paano yun? Hindi yan yung magagawa ng sakit ng puso eh. Kasi kinagalan. Takot siyang gumawa ng mali kasi mayroon pang grad. Pag hindi mo kinorek ng bata kung ano yung mali niya, ano ba yung paano ba natin kukorek yung bata? Eh, wala ka namang inutos. Tapos wala ka namang pinapagawa. Pinabayaan mo, may lalagay sa baba. Tapos ngayon? Sa baba ng hindi mo pinagawa ng ganito, hindi mo pinagawa ng spiritual, hindi mo pinagawa ng bagay. Ayos-ayosin mo yan, ayos-ayosin mo. Tapos pinalo mo lang siya dahil dito ka magsulat. Hindi siya bumili, hindi siya nabili. Ibig sabihin, defensive rat na yan. Defensive rat na yan. Kasi ba, hindi siya nakinig, binabili mo ng suka. Doon sa bagay na yun, maigpit ka. Pero pag sa Panginoon, hindi siya nag-scribe. Ay, okay ba yan? Hindi siya nakinig na hinig. Ito, lagay ko pa. Hindi. Hinig Diyos. You, hindi A. Alam niyo, ang dami lagay mo na dito, yun. Kay Elisa Riano. Hindi niyo alam yung mga tuhok niya. Kaya yeah, tumingin ka doon sa, ano ha, tumingin ka doon. Meron lang. Sige po. May isa to, ito lang yung ating.